Darawa ang nasawi nang bumagsak ang isang elevator sa Burgundy Corporate Tower sa Hilbuyat, Makati City kagabi. Ang mga biktima ay mga elevator maintenance crew na nagkukumpuni ng naturang elevator na mangyari ang aksidente. May ulat si Patrick De Jesus. Mag-alas 3 ng madaling araw kanina, bumagsak ang isang elevator sa Burgundy Corporate Tower sa Makati City. Sa inisyal na investigasyon, nangyari ang aksidente kaninang madaling araw habang may sinasagawang elevator replacement sa nasabing commercial building. May naputol umanong kable, kaya mula sa 38th floor, dumausdos pababa hanggang 6th floor ang elevator. Patay ang dalawang maintenance crew na nasa ibabaw ng elevator mula sa 38th floor. Nakaligtas ang iba pa nilang kasamahan at wala namang tinamo na injury. Yung limang workers na involved, pag yung nakaposition doon sa controller, nasa 39th floor. And then may dalawa who's doing the cutting ng elevator, no? And supposedly gradually, dadalhin yan down to the ground floor for replacement. Ito na nga, unfortunately, ito ang nangyari. And yung dalawa doon, nandoon sa 38th floor, directly over the elevator na bumagsak, sila yung fatalities. Merong nagtatrabaho sa 6th floor, nag-assist doon sa cable na supposedly binababa. Hindi yan na damay. Alas 9 ng umaga, natapos ang retrieval operation ng BFP matapos ma-recover ang dalawang bangkay. Dumating naman kanina ang kaanak ng isa sa mga biktima. Actually, wala pa po masyadong detail ko. Na-accidente nga daw po yung kapatid ko. Hindi ko ano kung... Actually, sinabi po patay na eh. Oo, yun na lang ho. Ganun lang ho yung sabi sa akin. December 2021 pa umano, hindi ginagamit ang naturang elevator. Kasama sa investigasyon, ang magiging pananagutan ng pamunuan ng gusali. At kung nagkaroon ng kakulangan, kaya't nangyari ang aksidente. Ang tanong dyan, di ba, are the security protocols observed? Una-una, naka-harness ba dapat yung mga workers during that time? And who's calling the shots, no? If the controller is on-site, o kung sino man yung pinaka-team na dyan nila, so yun ang mga makukunan dapat ng statement. Ayon sa service provider para sa elevator ng gusali, regular ang kanilang ginagawang maintenance at safety check sa lahat ng elevator. Tiniyak naman nila ang tulong sa pamilya ng mga biktima. Our hearts and thoughts to the families. We will you know render all help required to make sure that this is that we can actually do anything for the families. Sa kabila ng aksidente ay tuloy ang operasyon sa Burgundy Corporate Tower dahil operational ang lima pang elevator. Patrick De Jesus, para sa Bayan.